subscribe. Hello, kahugot. Napakatahimik ng paligid ngayon. Sapagkat ngayon po ay Good Friday, Biyernes Santo. Sa mga hindi naniniwala sa katolikong tradisyong ito, ay igalang at irespeto na lang po natin ang mga naniniwala at pahalagahan natin sa ating puso ang pagmamalasakit ng Diyos, ang kanyang sakripisyo upang mailigtas ang sanlibutan. Anyway, welcome po muna sa Bonus Love Tube para po sa ating programang DKB. Gusto mo ba kahugot na magbigay ako ng idea tungkol sa ating tampok na kwento ngayon? Well, bibigyan kita ng isa. Napaluha ako dahil sa sobrang sakit. Yun lamang. At para inyong maintindihan at maranasan din ang aking naranasang sakit sa aking dibdib matapos kong mabasa ang kwento, ay inyo na pong pakinggan ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Cordy, hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love 2, The Kahugot YouTube Channel. Dear Kuya Bono, isang mapagpalang oras po sa lahat. Ako si Concordio, pero tawagin mo na lang ako sa aking palayaw na Cordy. Ang pangalang Concordio ay pangalan ng tatay ni Lolo. Si Papa ang nagbigay sa akin ng pangalan ng kanyang Lolo. Simple lang ang buhay na kinamulatan ko. Namuhay kami sa pagsasaka pero hindi ko masasabing mahirap kami kasi napag-aral naman kaming magkakapatid. Hindi nga lang ako nakatapos dahil sa pag-ibig, malabis na pag-ibig. Si Mona Lisa o si Mona ang babaeng kinabaliwan ko. Hindi siya ang pinakamaganda noong high school kami pero natatangi para sa akin ang kanyang itsura, kilos at estilo. Kaya naman lubha akong natuwa noong magkaroon ako ng pagkakataong maging malapit sa kanya noong third year college na kami. Kahit na alam kong kaya lang siya napalapit sa akin dahil broken siya noon kasi kami break lang nila noon ng boyfriend niyang varsity player na si Adam. Naalala ko pa umuulan noong makilala ko si Mona noong third year high school kami. Transfer siya at nung hapong yon ay sumilong din siya sa waiting shed kung saan ako nakisilong habang naghihintay ng masasakyan pa uwi. Noon pa lang ay tinamaan na agad ako sa kakaibang ganda ni Mona at tinapangan ko ang loob ko noon para kausapin siya. Transfer ka? Ngayon lang kasi kita nakita eh. Bahagya siyang umiti sa baitango. San ka uuwi? Tanong ko ulit. Carmen. Ah, may sundo ka? Meron. San ka dati nag-aaral? Tarlac. Ah, yung magulang mo na sa Tarlac. Tumangaw lang ulit siya. Well, kanina ko pa nahalatang matipid siyang sumagot pero inisip kong normal lang yun kasi bago pa lang kaming magkakilala. Eh dito, kanino ka nakatira? May bahay ba kayo dito? Sa tito ko. Sagot niya tsaka nilingon ang paparating na owner type jeep na agad ding pumara sa tapat ng waiting shed kung saan kami naroon.
Humakbang siya palapit sa owner, ni hindi niya binilisan ang hakbang para huwag sana siyang mabasa ng ulan. Mahinhin pa rin siyang lumakad at hinayaan niyang mapatakan siya ng ulan. Sabi ko sa sarili ko noon, sana ulan na lang ako, para nadampian ko rin ang kanyang mga pisngi. Hindi pa uso ang cellphone noong high school kami, Kuya Bono, kaya't sa sulat ko diraan ang panliligaw ko kay Mona kahit na iisang school lang kami. Sa post office ko talaga pinapadala ang sulat ko para mas malakas ang dating. Kaso wala ni isa man lang sa mga sulat ko ang sinagot niya. Masakit man noon, Kuya Bono, ay tinanggap ko na lang na hindi siya para sa akin. Nag-enroll ako ng BS Criminology sa Arroyo University sa Kabantuan City, pero third year pa lang ako ay nasangkot na ako sa gulo at hindi ko inaasahan na napakalaking grupo pala yung nakaaway namin. Isa sa mga kasama ko ang naospital dahil sa inabot na bugbog mula sa mga kaaway namin. Nag-alala ang mga magulang ko para sa akin, kaya't noong sumunod na semestre ay inilipat nila ako sa Tarlac City, sa TSU, at doon ay pinagpatuloy ko ang aking kurso dahil gusto ko noon ang maging isang pulis. Sa Tarlac State University, Kuya Bono, ay hindi ko inaasahang makikita ko ulit si Mona. Si Mona na dati ay kinalimutan ko na. Binati niya ako na magkasalubong kami. Matamis pa ang ngiti niya. "Dito ka rin pala nag-aaral?" sabi niya. "Transferi lang," sagot ko. Sumunod na pagkikita namin ay sa mismong kalsada kung saan naroon ang boarding house namin. Nagulat pa siya na makita ulit niya ako. "Ikaw na naman," sabi niyang nakangiti. "Diyan ako nagkakasera," sabi ko, sabay turo sa boarding house namin. "Talaga? Sa tita ko yan eh. Diyan lang yung amin oh," sabi niya, tsaka tinuro ang bahay na pangatlo mula sa boarding house namin. "Magkapitbahay pala tayo," sabi ko. "Obviously. Sige, mauna na ako," paalam niya. Sinundan ko siya ng tingin, Kuya Bono, dahil noon ay talagang nabuhay ang pag-ibig ko para sa kanya. At kinumbinsi ko ang sarili ko na baka nga, baka pinagtagpo lang ulit kami ng pagkakataon kasi kami talaga ang nakatadhana. Nais kong ipagtapat sa'yo, sana'y dinggin mong lihim ng puso kong ito. Kahit na tayo'y magkabilang mundo, kikiusap ako ay mahalin mo sinta. Nasa second floor ang kwarto namin sa boarding house, Kuya Bono, pero dati ay hindi ako mahilig tumambay sa terrace. Pero mula nung malaman kong kapitbahay ko lang pala si Mona, ay naging tambayan ko na ang terrace. May isang araw na natanaw ko siyang parang may kaaway na matandang lalaking lasing. "Alcoholic yung matandang yan eh," narinig kong sabi ni Anton noong makita niyang pinapanood ko sina Mona. "Sino ba yan?" tanong ko. "Tatay yata ng babae." "Si Mona." "Mona ba pangalan ng chicks na yan?" "Oo. Niligawan ko yan dati. At liligawan ko ulit." Sabi ko na tinotoo ko, Kuya Bono, at sinimulan ko yon sa pagsusulat sa band paper ng mga short messages sa malalaking letterings. Tapos aabangan ko si Mona. Pang-umaga kasi siya pag MWF at dumadaan siya sa harap ng kasera namin ng alas 7:30. Maglalakad papuntang kanto kung saan naroon ang mga tricycle na maghatid sa kanya sa TSU.
Unang letterings na sinulat ko sa bond paper nung umaga ng Lunes na yon ay good morning, ingat. Noong padaan na siya ay tinawag ko ang pangalan niya. Lumingon naman siya, then pinakita ko ang hawak kong bond paper na may good morning, ingat. Napangiti siya, Kuya Bono, at ang ngiting yon ay maghapon na nagpaligaya sa akin. Sa iyong ngiti ko'y nahuhumali, at sa tuwing ikaw ay gagla, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ngawit ng aking puso, sana'y mapansin mo'y hihim kong pagtingin. Umaga ng Wednesday, I still love you ang sinulat ko sa bond paper, at nung duman siya ay tinawag ko ulit siya. At nung lumingon ay pinakita ko sa kanya ang sulat ko sa bond paper. Nung una ay nakangiti siya, pero nawala ang ngiti niya nung mabasa niya ang sinulat ko. Biyernes ng umaga, ang letterings ko naman ay hindi kita nalimutan. Yun lang, at pinabasa ko ulit yun sa kanya nung dumaan siya nung umaga. Wala ulit siyang expression, parang wala lang sa kanya ang mga pinababasa ko. Nawawalan na ulit ako ng pag-asa noon, Kuya Bono, kaya tinigilan ko na ang pagsusulat ng mensahe sa bond paper. After 2 weeks mula nung magpasya akong tigilan na si Mona, ay hindi sinasadyang nagkasabay kami sa paradahan ng tricycle sa harap ng school. Madilim na noon at pasakay na siya sa nakaparadang tricycle, pero natigilan siya at napatitig sa akin. Nginitian ko. Hindi siya ngumiti, pero sineniyasan niya akong lumapit. Lumapit naman ako sa kanya. "Gusto mong maglakad?" tanong niya. "Sa totoo lang, pwedeng lakarin yung barangay kung saan kami nakatira." "Bakit?" tanong ko. "Gusto ko kasing maglakad. Sasabayan mo ba ako?" "Oo, syempre. Oo." At naglakad nga kami, Kuya Bono, at habang daan ay kinakausap niya ako. "Pasensya ka na kung hindi ko pinapatulan yung mga pa-cute mo sa akin. May boyfriend kasi ako dati. Dati. Pero ngayon, wala na kami." Wala akong naisagot sa sinabi niyang ito. "Ikaw ba, Cordy? Mahal mo ba talaga ako?" "Oo, oo, mahal na mahal kita." "Gaano mo ako kamahal?" Kaya kong gawin lahat para sa'yo." Alam kong narinig niya ang sinabi ko, pero wala siyang reaksyon. Sa malayo siya nakatingin habang marahan ang paghakbang. Banag sa kanyang anyo na hindi siya okay. Maya-maya ay muli siyang nagsalita. "Hindi na ako mag-aaral. Huling pasok ko na kanina." "Bakit naman?" "Maraming problema. Magtatrabaho na lang ako sa Maynila." Ano ba yung problema mo?" "Marami, Cordy. Huwag mo nang alamin, kasi ako mismo wala akong solusyon. Kaya tinatanggap ko na lang." Ayaw niyang i-specify sa akin kung ano ang problema niya, Kuya Bono, hanggang sa nabago na ang topic namin. Pero tiniyak ko na bago kami maghiwalay nung gabing yon, ay magkakaroon pa rin kami ng communication. Noon kasi ay may cellphone na ako, dipindot nga lang. Kaya tinanong ko kung ano ang number niya, pero ang sagot niya ay wala daw siyang cellphone. Ang ginawa ko ay sinulat ko sa papel ang cellphone number ko, tsaka ko binigay sa kanya. "Mag-text ka sana kapag nasa Maynila ka na." "Sige," sagot niya. Huminto ako sa harapan ng kasera namin. Pero pinanood ko pa rin siyang maglakad hanggang sa makarating siya sa bahay nila, na tatlong bahay lang ang layo sa akin.
Masaya ako nun, Kuya Bono, kasi nakapag-usap kami ng matagal at alam kong may problema siya at gustong-gusto ko siyang tulungan. Ganun naman talaga, diba? Gusto mong pasanin ang pasanin niya dahil ayaw mo siyang mahirapan. Kasi mahal mo siya. Umaga ako kinabukasan kaya't hindi ko naabangan ang pag-alis ni Mona. Pero habang nasa school ako ay siya ang laman ng isipan ko. Maging ang mga sumunod na araw at gabi. At makaraan ng 3 linggo ay nakatanggap ako ng text mula sa bagong number at ganito ang mensahe. Cordy, si Mona to. Sana nandito ka. Kailangan ko ng kasama. Tumakbo ako palabas ng kasera para magpa-load upang ma-replyan ko siya. At nung may load na ako ay tinawagan ko siya pero iba ang boses sa kabilang linya. Sinabi kong si Mona ang hinahanap ko. Pinaghintay niya ako dahil pupuntahan daw niya si Mona sa kwarto nito. Nakitext lang pala siya. Agad gumapang ang saya sa puso ko nung marinig ko ang tinig ni Mona. "Kumusta ka dyan?" tanong ko. "Mahirap, pero kinakaya ko." "Ah, Mona, seryoso ka ba? Gusto mo akong pumunta dyan para samahan ka?" "Oo, kung gusto mo, kaso nag-aaral ka. Pupunta ako, Mona. Hintayin mo lang ako." "Sure ka?" "Oo, sa Lunes ng umaga, luluwas ako. Sabihin mo lang sa akin kung saan ka. Pupuntahan kita." Sinabi nga niya Kuya Bono at nung sumapit ang Biyernes ay umuwi ako sa amin at pagsapit ng Linggo ay binigay na sa akin ang allowance ko pati ang pambayad sa mga projects na gawa-gawa ko lang. Liban doon ay humingi pa ako sa kuya kong panganay. Kakailanganin ko talaga ng pera kasi pupuntahan ko si Mona sa Maynila. Dinala ko lahat ng damit ko sa kasera Kuya Bono liban sa uniform. Alam kong mali na iwanan ko ang pag-aaral ko, lalo na't 2 buwan na lang at matatapos na ang 3rd taon ko sa koleyo. Pero gusto kong puntahan si Mona. Gusto ko siyang makasama. Yun ang sigaw ng puso ko at yun ang sinunod ko. Sa Taguig ko pinuntahan si Mona. Day off niya noon. Sa isang sikat na fast food siya napasok ng trabaho. Sa tulong ng kaibigan niya si Donna ay nakakuha siya ng kwarto sa boarding house kung saan nakatira din si Donna kasama ang live-in partner niya. Doon na nakatira si Mona noon kahit hindi pa siya nakakabayad ng advance na required daw sana ng landlady pero si Donna raw ang naggarantiya sa kanya na magbabayad siya kapag nagsweldo ito. Mukhang basang sisiw si Mona sa maliit na kwartong yun na papag, isang unan at isang kumot lang ang laman. Ang mga damit niya ay nakalagay lang sa kanyang malaking bag. "Mukha akong kawawa dito, Cordy. Wala akong kagamit-gamit at madalas ay nakikikain lang ako kila Donna. Pero madalas, hindi na ako kumakain." Malungkot niyang kwento hanggang sa bigla siyang napatayo sa katre kung saan siya nakaupo noong may babaeng may edad na ang dumating. "Ay, Aling Azon, ito po si Cordy, boyfriend ko po. Dito na rin po siya titira." Nagulat ako sa narinig kong pakilala ni Mona sa akin sa kanilang landlady. "Cordy, ito si Aling Azon. Siya ang landlady natin. Ah, magandang hapon po, bati ko. Kayong dalawa, alam ba ng mga magulang nyo na magsasama kayo dito?" "Opo," halos sabay namin sagot ni Mona. "Ah, sige. Eh Mona, sumweldo ka na ba? Yung paunang bayad mo, kailan mo ibibigay?"
Magkano po ba yun? Tanong ko. 1.5 lang sana. Pero since dalawa na kayo, 2,000 na ang monthly nyo dito. Eh pwede po ba magpauna muna ako ng 1,000? Sabi ko. Sige, pero sa due date mo muna ha, 3,000 ibabayad mo sa akin kasi naka-isang buwan ka na noon. Tapos yung balance nyo na 1,000 kaya 3,000 lahat. Sige po Aling Ason, sagot ni Mona. Noon ay binigay ko ang 1,000. May natira pang mahigit 1,000 noon sa wallet ko. Noong umalis si Aling Ason ay nakatingin ako kay Mona. Kailangan natin magkunwari na mag-boyfriend tayo, Cordy, para hindi mo na kailangan umupo ng sarili mong kwarto. Magkunwari? Ulit ko. Napatingin siya sa akin. Oo, dito ka sa lapag matutulog. Dito ako sa katre. At bukas, maghanap ka rin ng trabaho. Magtulungan tayo dito. Eh, Mona, bakit hindi na lang natin totohanin? Bakit kailangan pang magkunwari? Cordy, hindi pa naman kita lubos na kilala. At wala pa akong nararamdaman para sa'yo. Pero kung makikita kong okay ka naman pala, malay mo, matututunan din kitang mahalin. Napaisip ako, Kuya Bono, hindi ako naging masaya sa mga sinabi niya. Eh, kung ayaw mo ng ganitong setup, Cordy, di bumalik ka na lang sa Tarlac. Mag-aral ka na lang. Hayaan mo na lang ako dito. Total, 1,000 na lang naman ako mag-DTS. After 1 week, susweldo na ako. Ipadala ko na lang sa iyo yung 1,000 binayad mo kay Aling Ason. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako masaya na iniwan mo yung pag-aaral mo, Cordy. Sayang yon. At alam ko din na hindi ka nagpaalam sa mga magulang mo na pupunta ka dito. Alam kong magagalit sila sa'yo. At kasalanan ko kasi pinapunta kita dito. At para hindi na ako makonsensya, mabuti pa siguro bumalik ka na lang ng Tarlac. Mag-aral ka na lang doon. Hayaan mo na ako dito. Pinag-isipan ko ang sinabing yun ni Mona, Kuya Bono. Tama naman talaga siya. Hindi ko dapat isakripisyo ang pag-aaral ko. Pero ang puso ko pa rin ang sinunod ko. Hindi ako bumalik ng Tarlac. Hindi ko iniwan si Mona. Pakiramdam ko kasi noon ay sinusubok lang niya ako kung talagang hanggang saan ko kayang magsakripisyo para sa kanya. Napasok ako bilang pahinante ng truck na nagsusupply ng grocery items sa mga tindahan. Magaan lang naman ang trabahong yun, Kuya Bono, kasi tatluhan naman kami. Driver, sales agent at ako na pahinante. Katulong ko din naman lagi ang driver kapag marami kaming binubuhat. Noong mga unang araw namin ni Mona, mahirap talaga lalo na noong maubos na ang natirang pera ko. Siya ay nakikikain pa rin noon kila Donna at ako ay kumakain sa labas. Noong magsweldo na kaming pareho ni Mona ay bumili kami ng mga gamit sa aming kwarto. 1 buwan din akong natulog sa sahig na walang sapin, walang kumot at ang bag ko lang ang aking unan. Kalahati ng sinweldo ko noon ay pinambili ko ng mga gamit namin, pati gamit sa kusina, kalan, gasol at kung ano-ano pa. Masaya ako noon na parang nagbabahay-bahayan kami ni Mona. Pero mas lalo akong sumaya noong 1 gabing matutulog na sana kami. Naglatag na ako ng banig sa sahig pero narinig kong nagsalita si Mona. Hoy, baka gusto mo na dito sa papag, sa tabi ko. Nagdiwang ang kalooban ko noon, Kuya Bono, at pakiramdam ko noon ay nasa mood si Mona. At bilang lalaki ay hindi ko naiwasan ang tawag ng laman na kay tagal ko ring tiniis. Nagsimula maglikot ang mga kamay ko. Pinatong ko ang kamay ko sa tiyan ni Mona, hindi siya nag-react.
Itinaas ko ang kamay ko sa dibdib niya pero inalis niya ang kamay ko. Oy, Cordy, hindi pa tayo. E di sagutin mo na ako para tayo na. Sige, sinasagot na kita. Noon din, Kuya Bono, ay hinagkan ko siya sa mga labi niya. Naramdaman kong gumanti siya sa halik ko at ang halik na yon ay nauwi sa alam mo na. At masaya ako noon, Kuya Bono, dahil nalaman kong ako ang nakauna sa kanya. Ramdam kong nakikiayon sa akin ang panahon noon, Kuya Bono, at dahil doon ay lalo pa akong na-inspire na magtrabaho para sa amin ni Mona. Lagi siyang panggabi sa trabaho kaya't ako lang lagi ang nauunang makauwi. Nagluluto na ako, naglalaba, tapos bago mag alas 11 ng gabi ay susunduin ko na siya. Malapit lang ang McDo sa tirahan namin kaya't nilalakad ko lang. Pagdating namin, tsaka pa lang kami kakain ng sabay. At maligaya kami, Kuya Bono. Kontento ako sa buhay ko noon, pero hindi ko akalain na hindi pala yon magtatagal. 5 buwan mula nung maging kami ni Mona ay nag-endo siya, end of contract. Natapos na ang panahon ng pagtatrabaho niya sa McDo. Pero may malilipatan daw siya sa Laguna. Laguna? Bakit dun pa? Ang layo. Bakit hindi ka na lang dito sa Taguig maghanap ng trabaho? Maganda ang pasweldo doon. Tsaka may kasama ako doon, kaibigan ko. Kaming dalawa ang magkatrabaho doon. Umalis nga siya, Kuya Bono, at naiwan ako sa Taguig pansamantala kasi hindi ako basta-basta makakaalis sa trabaho ko. Kailangan ko maghintay ng 15 days bago ako makapag-resign. Usapan namin ni Mona na susundan ko siya sa Laguna. May cellphone na rin siya noon kaya nakapag-text at tawagan kami naman lagi. Noong huling araw ko sa trabaho ay hindi nagre-reply sa mga text ko si Mona. Noong matapos ang ruta namin ay nagpa-load ako at tinawagan ko siya. Noong una hindi siya sumasagot at pasado alas 9 na ng gabi nung tanggapin niya sa wakas ang tawag ko. Ba't di ka nagre-reply? Di mo rin sinasagot yung mga tawag ko. Busy lang ako kanina. Pupunta na ako dyan bukas. Huling araw ko na sa trabaho ko kanina. Nakuha ko na ang sweldo ko. I-text mo sa akin yung eksaktong address mo dyan. Huwag na, Cordy. Ha? Huwag ka na pumunta dito. Bakit? Napag-isip-isip ko na. Ayoko na. Anong ibig mo sabihin? Ayoko na, Cordy. Ayaw ko na sa relasyon natin. Kalimutan mo na ako. Kinulit ko pa siya, Kuya Bono. Inalam ko kung ano talaga ang totoong dahilan at ang sabi niya, sinikap kong pag-aralan na mahalin ka, Cordy. Pero mula nung nandito na ako sa Laguna, naramdaman ko na mas masaya ako pag wala ka. I'm sorry. Sinubukan kong mahalin ka talaga pero hindi ko na kaya, Cordy. Kaya kalimutan mo na ako. Salamat na lang sa lahat. Thank you.
Tatlong araw pa ako sa Taguig, Kuya Bono. Sinubukan ko pa rin maghanap ng panibagong trabaho pero nabigo ako hanggang sa naglakas loob na lang akong umuwi dito sa amin. As expected, galit na mga magulang ko sa akin pero nung magtagal ay lumamig din ang ulo nila sa akin. Bumawi na lang ako noon sa pamamagitan ng pagtulong kay Papa sa mga gawain sa bukid kahit na noon ay inaaya ako ni Kuya Rudy, ang panganay namin na pag-aralan ko daw ang magmekaniko ng motor dahil yun ang negosyo niya. May tindahan din siya ng mga spare parts and accessories ng mga motor sa bayan. Tapos may service center din siya. Si Cardo, walang kaalam-alam dati sa pagmemekaniko, natuto. E di kumikita na ngayon ng 500 hanggang 1.5 kada araw. Sabi pa sa akin nun ni Kuya Rudy, si Cardo, Kuya Bono, ay pinsang buo ko. Siya ay bunsong anak ng panganay na kapatid ni Papa. Ulilang lubos na siya. Hindi nakapag-college si Cardo at dati ay nagbubukid din lang siya pero gumanda nga ang buhay niya mula nung matutong magmekaniko ng motor. Si Cardo ay hindi ko lang pinsan kundi best friend ko din noong elementary at high school kami. Naghiwalay lang kami nung mag-college na ako dahil siya ay hindi na nakapag-kolehyo. Pinili kong tumulong na lang kay Papa sa bukid. Kailangan kong magpalakas at bumawi sa kanya sa katarantaduhang ginawa ko sa pag-aaral ko. Nagbabaka sakali ako noon na baka pag-aralin ulit ako. Malungkot sa bukid, Kuya Bono. Kahit abala ang katawan mo sa trabahong kalabaw pero ang isip mo ay naglalakbay naman at oo, laman pa rin lagi ng isipan ko si Mona. Hanggang noon, Kuya Bono, ay mahal ko pa rin siya at nahihirapan pa rin ako natanggapin na wala na kami, na hindi na siya sa akin, na iniwan niya ako. Sa king pag-isa, alaala ka, bakit hanggang may isang gabing inaya ako ni Cardo sa birthday ng kaibigan niyang si Wally sa kabilang baryo. Napakasaya ng gabing yun, Kuya Bono. Sky is the limit ang inuman at may mga chicks pa. Nasa abroad kasi ang mga magulang ni Wally kaya't solo niya ang bahay nila at wala talagang nakikialam sa amin. Limang magagandang babae ang naroon noon, naka-table sa amin. Sina Cheska, Eileen, Tina, Imelda at Jenny. Si Jenny ang type na type ko noon, Kuya Bono, at siya ang pinormahan ko pero hindi ako ang type niya. Nagkalasingan kami hanggang sa dumating sa puntong kanya-kanya na kami ng partner at si Imelda o Melda ang naiwan lang kaya't siya ang tinabihan ko. Maganda naman si Imelda, Kuya Bono. Maamo ang mukha pero morena at simpleng-simple lang pumorma. Napagtanto ko na medyo conservative si Imelda kasi panay ang tabig niya sa kamay ko kapag chinachansingan ko siya. Kaso, lasing din siya at hindi siya ganun kalakas para mapaglabanan ang tama ng alak at kademonyohan ko. Nahulog din siya sa mga kamay ko. Naangkin ko siya. At kahit lasing ako ay sigurado akong virgin siya nung makuha ko siya kasi masakit, masikip, pero nakaraos pa rin naman. Magkatabi kami ni Melda sa magdamag na yon, pero nung magising siya ay umiyak siya. Nilapitan siya ng iba pang mga babae noon at nag-alala para sa kanya. Hanggang sa tawagin ako ni Cheska at ang sabi niya, "Uy, Cordy, panagutan mo yung ginawa mo kay Melda." "Ano? Pareho namin ginusto yun. Tsaka hindi ko naman siya shota." "Yun pala, Cordy, eh. Hindi mo pala siya shota, pero ginalaw mo." "Pareho namin gusto yung nangyari." "Lasing siya kagabi, Cordy." "Lasing din ako." "Cordy, criminology student ako. At ikaw din, di ba?
Alam natin ang batas. Pwedeng i-declare na rape ang ginawa mo kay Melda. Gusto mong makulong? Hindi. So, panagutan mo si Melda. Kaming mga lalaki naman noon ang nag-usap-usap at doon ko nalaman na hindi kagaya ng ibang babae si Melda. Conservative daw talaga si Melda at hindi siya kagaya ng mga kaibigan niya na game na game sa lahat. Mahirap kalabanin si Cheska, tol. Pulis ang tatay noon. Kaya wala kang choice kundi panagutan mo talaga si Melda para di na humaba ang problema mo. Pero tol, wala akong feelings para sa kanya. Mabait si Melda, tol. Uliran siyang babae. I'm sure, matututunan mo din siyang mahalin. Hindi ako pinatahimik ni Cheska, Kuya Bono, kaya't makaraan ng 4 na araw ay kinausap ko ang mga magulang ko. Namura ako ni Papa nung matapos akong magkwento. Ala ka talagang gagawing matino, hinayupak ka, no? Puro problema ang dala mo. Berting, huwag ka na magalit. Sawata ni Mama kay Papa. Nangyari na, wala ka nang magagawa kundi ipakasal sila. Kasal? Bulalas ko. Abay, ikaw ang nagkwento, Cordy, na tinutulungan ng anak ng pulis si Melda. At kahit saan mo tingnan, dihado ka. Kaya para hindi na lumaki ang problema, pakasalan mo na. Kuya Bono, wala na akong nagawa para kontrahin ang magulang ko kasi sa totoo lang, kasalanan ko naman talaga. At aminado ako na takot din ako kay Cheska. Matalino siya at matapang na babae at alam kong mahal niya ang kaibigan niyang si Melda. Nag-usap-usap na lang kami ni Cheska dito sa bahay. Wala palang magulang si Melda. Disgrasyada din pala ang nanay niya kaya sila lang mag-ina noon ang nabuhay at kailan lang muling nakapag-asawa ang nanay niya ng taga-Romblon at doon na ito nakatira. Noon ay nakatira lang si Melda sa bahay ni Cheska para siyang katulong doon kaya't lumalabas talaga na ang guardian ni Melda noon ay yung magulang ni Cheska, ang nanay nitong kapitana ng barangay nila at ang tatay nitong pulis. Wala talaga kaming laban, Kuya Bono, kasi 17 lang pa noon si Melda at ako 5 buwan pa noon bago ako mag-21. Dahil wala ang nanay ni Melda, walang parental consent, kaya't hindi kami pwedeng ikasal. Dahil doon ay nagdesisyon silang dito na sa amin tumira si Melda habang hinihintay namin ang nanay niya. Nagsama nga kami ni Melda, Kuya Bono, dito sa bahay, sa kwarto ko, pero dahil sa hindi ko siya mahal, ay kung anong damdamin ko ay yun ang lumalabas na pakita ko sa kanya. Hindi ko siya pinaasa na matutunan. Hindi ko siya pinaasa na matututunan ko din siyang mahalin. At dahil doon ay naunawaan ko ng lubos si Mona kung gaano kahirap din para sa kanya noon na pakisamahan ako kahit hindi pala niya ako mahal. Mabuti pa nga si Mona, Kuya Bono, kasi sabi niya pinag-aralan daw niya akong mahalin pero si Melda hindi ako nag-aksaya ng panahon para pag-aralan siyang mahalin. Paglasing ako o nakainom ako, bagay na dumadalas noon kasi nga masama ang loob ko at kapag gabi, ginagalaw ko siya. Total, pakakasalan ko din naman kahit labag sa kalooban ko. Pero yung sambitin ang salitang I love you sa kanya, never kong ginawa. Kasi nga, totoo lang ako sa sarili ko. Hindi ko siya mahal. May iba akong mahal. Gustong gusto si Melda na magulang ko.
Masipag kasi siya sa bahay at magaling magluto. Aminado ako na lagi akong may ganang kumain dahil sa masasarap na luto ni Melda. Sabi nila, the way to a man's heart is through his stomach. Hindi pala yun totoo kasi oo, nilalantakan ko ang mga luto niya. Pati ang katawan niya kapag nag-iinit ako. Pero nanatiling wala siyang lugar sa puso ko. Kasi ang laman pa rin ng puso ko noon ay walang iba kundi si Mona. Si Mona na biglang nag-text gamit ang bagong number. At bigla akong napatayo sa kinauupuan ko nang malaman kong siya ang nag-text. Nangungumusta lang nung una hanggang sa tanungin niya kung nasaan ako. Dito sa amin, sagot ko. Ikaw, nasa Laguna ka pa rin ba? Nandito na ako sa Taguig. Sagot niya, hanggang sa nagkwento na siya na natanggal daw siya sa trabaho sa Laguna dahil siniraan daw siya ng mga katrabaho niyang babae. Naging simula ulit yun ang communication namin ni Mona, Kuya Bono, at inaamin ko na dahil sa mga text niya ay sumasaya ang bawat araw ko. At muntikon kong masuntok sa mukha si Melda nung gabing mahuli ko siyang pinakialaman ang cellphone ko at nagbasa ng mga messages. Namura ko siya noon, Kuya Bono. Pakialamera ka, sabi ko pa. Umiyak siya noon. Alam kong hindi dahil sa namura ko siya, kundi dahil sa mga nabasa niyang panunuyo ko kay Mona. Alam kong nagselos siya. Nasaktan siya pero wala akong pake. Hanggang sa dumating ang isang gabi, nag-text si Mona. Tinanong niya kung talagang mahal ko pa raw siya. Sabi ko oo. Hindi ka nawala sa isip ko. Sabi ko pa. Kung uuwi ako dyan sa inyo, pakakasalan mo ba ako? Tanong pa niya. Oo, syempre. Ganon agad ang sagot ko, Kuya Bono, kahit alam kong mahirap mangyari yon dahil kasama ko si Melda. Kaya lang sabi ko sa sarili ko noon ay gagawan ko ng paraan at kailangang sa babaeng mahal ko ako makakasal. Kinabukasan noon, August 23, 2003, bandang alas 11 ng umaga, nasa bukid ako, sa kubo nag-iisa, at nakatunga nga habang hinihintay ang pagtila ng ulan. Malakas ang ulan noon kaya't hindi ako makagawa sa bukid. Si Papa noon ay nasa bayan dahil meeting nilang magsasaka. Katext ko noon si Mona. Naglalambingan kami sa text. Pinagkukwentuhan namin yung mga masasayang sandali namin noon sa Taguig. Noong magkasama kami sa isang kwarto. Nang makita kong paparating si Melda. Inaasahan ko siyang darating kasi magdadala siya ng tanghalian ko. Pero hindi ko inaasahan kahit malakas ang ulan ay lumusong siya. Nanginginig siya sa ginaw nung makarating siya sa kubo. Hindi ko siya pinansin kahit nung ihanda niya na ang pagkain ko. Kain ka na. Narinig kong sabi niya pero nire-replyan ko noon si Mona sa text. Magpaalam ka muna kay Mona. Sabihin mong kakain ka lang saglit. Sabi pa ni Melda na parang nagdulot sa akin ng inis. Siguro pinakialaman mo na naman ang cellphone ko kagabi, no? Inis na tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Napakapakialamera mo talaga. Pasensya ka na, Cordy. Oo. Nabasa ko lahat ng messages sa cellphone mo kagabi. Pero huwag kang mag-alala. Dahil mula ngayon wala nang makikialam sa'yo. Narinig ko ang mga sinabing ito ni Melda pero hindi ko siya nilingon man lang. Pero sa sulok ng mga mata ko ay nakita kong bumaba siya mula sa sahig ng kubo at muli niyang isinuot ang kanyang jacket na basana. Aalis na ako, Cordy. Hindi ko na ipagpipilitan ang sarili ko sa'yo. Masakit man sa akin kasi kahit ganyan ang ugali mo, natutunan na kitang mahalin. Pero tinanggap ko na din na hindi mo ako mahal dahil may mahal kang iba. Si Mona. Hahayaan ko na lang kayong lumigaya.
Salamat na lang sa lahat. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging iling ko lang sa kanya, wag kang paluhain at talagaan kanya. Pag-uwi ko kinahaponan sa bahay ay wala na nga si Melda. At nagdulot sa akin ng matinding saya. Totoo nga, malaya na ako. Wala na akong problema. Noon pala ako bahagyang nakaramdam ng awa para kay Melda, Kuya Bono. Hindi ko alam na ganun pala talaga siya kabait. Kasi ibinigay niya ang kalayaan ko. Kinabukasan pa ay hinahanap din si Cardo. Nawawala daw. Hindi daw pumasok sa trabaho ayon sa kuya ko at hindi pa rin daw umuwi. Tapos nagkaroon na ng haka-haka na baka magkasama sina Melda at Cardo. Pumaimbulog sa barangay ang chismis na yon pero wala akong pakialam dahil noon ay excited ako, Kuya Bono, dahil darating na si Mona. Uuwi siya dito sa amin at si Mona, Kuya Bono, ang inapura ko na mapakasalan. Oo, Kuya Bono, December 12, 2003 ay nagpakasal kami ni Mona. Katatapos lang noon ang anihan kaya't medyo naging ingrande ang kasalan namin. At sobra-sobra ang naging kaligayahan ko nung Kuya Bono dahil sabi nga nila sa hinaba-haba ng prosesyon sa simbahan din ang tuloy. Maligayang maligaya ako noon, Kuya Bono, dahil ang babaeng nakatuluyan ko ay ang babaeng pinakamamahal ko. Malabis din ang pasasalamat ko noon sa Diyos dahil itinadhana niya na si Mona ang maging asawa ko. At ngayon, nandito na, palaging hawakan ang iyong mga kamay. Hindi ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, ay iibigin ka mula noon hanggang ngayon. Hanggang dulo, ikaw at ako.
dumaan ang 15 taon. As in 15 years, Kuya Bono. February 2018 noon, nung mamatay si Lolo Magno. Pero nung unang gabi ng lamay niya ay wala ako dito dahil naka-duty ako sa Kawayan. Security guard kasi ako, Kuya Bono, ng isang bangko at madalas ay pang magdamaga ng duty ko. Noon ay tatlo na ang totoong anak namin ni Mona. Yung pangalan na si Steven ay anak ni Mona sa dating boyfriend niya. Isang masakit na katotohanan yun, Kuya Bono, na nalaman ko na lang noong kasal na kami ni Mona. Sumama ang loob ko pero lumipas din lang hanggang sa nagkaroon na rin kami ng mga anak na amin talaga, tatlo. At ewan ko kung kanino nagmana ang mga lintik naming anak. Kahihinan ng mga utak, wala man lang naiuwi kahit isang ribbon mula sa school. At yung anak ni Mona na si Steven, kahit ilang beses ko nang binugbog, pasaway pa rin. Dahil sa consummation, Kuya Bono, ay kay aga kong tumanda, kay agang namuti ang mga buhok ko. Pero si Mona, maganda pa rin na mukha kasi alaga niya ng mga kung ano-anong cosmetics na pilit niyang pinabibili sa akin, kahit kapos na kami sa pera. Kahit wala na kaming maiulam, basta meron siyang pampaganda. Maganda pa rin ang mukha niya at makinis pa rin ang balat niya, pero mataba na siya. Hindi na siya sexy, patong-patong na ang bilbil niya. Tamad din kasi si Mona, Kuya Bono, kaya't hindi na e-exercise ang katawan niya. Maglalaba lang yan kapag tambak na at itataon pa niya na day off ko para matulungan ko siya. Hindi sila close ng mama ko. Nagpa-plastikan lang sila. Minsan pa nga noon ay nag-away sila dahil ikinumpara kasi ni mama si Mona kay Melda. Si Melda na talagang gustong gusto niya. Pangalawang gabi ng lamay ni Lolo Magno ay nandito ako. At ako pa ang nakakita mismo sa pagdating ng isang kotse na pumarada sa harap ng bahay ni na Kuya. Nasa likod kasi ng bahay ni na Kuya ang bahay ni na Lolo at Lola at doon nakaburol si Lolo. Akala ko nung una ay yung konsehal ng bayan ang lalabas mula sa kotse pero nagulat ako. Noong ang pinsan ko na si Cardo ang nakita kong lumabas mula sa kotse. Agad akong humanga sa kanya dahil maganda pa rin ang pakangatawan niya. Hindi kagaya kong malaki na ang tiyan. Sumaludo siya sa akin nung makita niya ako habang pahakbang siya sa kabilang pinto ng kotse upang buksan ito. At pagkatapos noon ay isang babae ang lumabas mula sa pintong binuksan ni Cardo. Napanganga ako nung makita ko ang babae. Maganda at sexy pa rin ang katawan. Si Melda. Sumunod na bumukas ang panglikod na pinto ng kotse at isang gwapong binatilyo ang lumabas na may kasunod ding batang babae na napaka-cute din ang mukha at pananamit. Naunang humakbang si Cardo palapit sa akin. Insan, bati niya sa akin, nakipag-alamano. Long time no see, ah, sabi ko. Oo, 15 years. Sa wakas, nakauwi na din dito. Eh, kung di pa namatay si Lolo, di ka pa maliligaw dito sa atin eh, sabi ko. Na iniiwasan kong mapasulyap kay Melda, pero kahit sa sulok ng mga mata ko ay nakikita ko ang kagandahan niya, ang kaseksihan niya. Oo nga pala, insan. Untag sa akin ni Cardo sabay akbay sa binatilyong katabi niya. Eto si Jordan. Anak, eto talaga ang papa mo. Papa Cordy mo.
Nagulat ako sa sinabi niyo ni Cordy, Kuya Bono, na pa ako ang titig ko sa binatilyong pinakilala niya sa akin na anak ko daw. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Si Jordan naman ay nakatitig lang sa akin. Walang ekspresyon ang mukha niya. Magmanok ka, anak. Narinig ko utos ni Melda kay Jordan. Nagmanok ka sa akin ang binatilyo. Good boy itong si Jordan insan. Consistent first honor ng elementarya. Graduate na valedictorian. At top 5 lagi ngayong high school na siya. Narinig kong kwento pa ni Insan Cordy na natigil lang noong magmano naman sa akin ang batang babae. Eto naman si Mika, anak namin ni Melda. Lagi ding honor yan. Nakangiti pa rin kwento ni Cordy. Umiti din ako pero pilit lang. Kasi sa totoo lang, hiyang-hiya ako sa kanila. Binago ko na lang ang topic namin noon. Mukhang asenso ka na Insan na. Pakotse-kotse ka na lang ngayon, sabi ko. Sikap at tiyaga lang Insan. Nung una, nagbukas si Mrs. ng maliit na karinderya at kumita naman hanggang sa lumaki. At ako naman ay nag-buy and sell ng motor nung una, tapos nung 2016, nagbukas din ako ng tindahan ng spare parts ng motor na meron ding service center. At okay naman kahit paano kumikita naman. Kwento pa ni Insan na pilit ko lang nginitian din kahit na pakiramdam ko ay sinasampal na ako. Mabuti na lang at nagpaalam na silang tutuloy sa burol. At ako naman ay pumasok na sa kwarto namin ni Mona na noon ay naghihilik na ng napakalakas. Napaluha ako, Kuya Bono. Iyak actually kasi parang sumapalpal sa akin ang katotohanan na sinuwerte sina Melda at Cordy samantalang ako minalas. Kinalola sila tumira hanggang sa mailibing si Lolo at nakita ko kung gaano kaayos ang pamilya ni Cordy at Melda, kung gaano kabait at katalino ang mga anak nila. Sinubukan kong ilapit ang sarili ko kay Jordan na anak ko kay Melda pero nabigo ako. Malayo ang loob niya sa akin kahit na kung minsan ay pinagtutulakan na ni Melda sa akin si Jordan pero ayaw pa rin. Noong huling gabi ng lamay ay nalasing ako at kinausap ko ang bata, si Jordan. Kaharap ko din sa inuman noon sina Insan Cordy at ilan pa naming kamag-anak na lalaki at mga kaibigan. Tinanong ko si Jordan noon, "Galit ka ba sa akin?" tanong ko. Hindi siya sumagot. Blanco ang mukha niya, walang expression. "Anak, tinatanong ko ng papa mo, sumagot ka." Masuyong sabi ni Cordy kay Jordan. "Ulitin ko, galit ka ba sa akin?" Madiin kong tanong ulit. "Hindi po," sagot niya. "Eh, bakit ako eh, lumalapit na sa'yo, pero lumalayo ka naman. Bakit ha?" "Eh kasi po, nagtataka lang po ako. Kasi kung ikaw talaga ang papa ko, bakit wala ka nang lumalaki ako? Bakit si Papa Cordy ang nag-alaga at nagmahal sa akin?" Napatunganga na lang ako sa tanong ni Jordan hanggang sa, "Excuse me po, puntahan ko lang po ang kapatid ko." Paalam niya at tuluyan na siyang umalis sa harap ko. Nakatingin sa akin ang mga kainuman ko. Wala silang imik. At ako ay tumayo at umuwi kasi ayokong umiyak sa harapan nila.
Kuya Bono, ang aking kwento ay halimbawa na hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama na puso ang sundin mo. Magsisiman ako na si Mo na ang pinakasalan ko ay wala na rin mangyayari. Pero naiisip ko kung si Melda siguro ang napangasawa ko, siguro ganun din kaganda ang pamilya ko. Oo, naiinggit ako, inaamin ko yan. Pero hindi ko naman na maibabalik ang nakaraan. Kaya kung ano man itong naging kapalaran ko, haharapin ko na lang. Tanggap ko na rin na siguro na karma lang ako kasi hindi ako nakonsensya noon sa pagturing ko kay Melda. Hanggang dito na lang Kuya Bono ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko na sana po ay kapulutan ng aral ng mga taong hindi pa nag-aasawa. Gamitin niyo rin po ang utak at higit sa lahat, ang konsensya. Maraming salamat Kuya Bono kung ang kwentong ito ay mabasa mo sa iyong programa. Gumagalang at nagpapasalamat, Cordy. Sayang ang mga sandali pinalipas ko. Naroon ka na, bakit pa humanap ng iba? Ngayon, ikaw ang bakit pa ang pagsisisi lagi na sa huli? Ang mga lumipas ay di na maaring balikan. Sayang, bakit ako nagalilangan pa? Tuloy ngayon lumuluha at nanghihina. Cordy, hinahangaan kita, sinasaluduhan kita sabagkat mayroon kang lakas ng loob talaga na ibahagi ang kwento mo, kwento ng buhay at pag-ibig mo na obviously hindi ikaw ang bida, kundi ikaw ang kontrabida. Ang hinahangaan ko sa iyo ay yung layunin mong magsilbi itong aral sa mga hindi pa nag-aasawa, sa mga pipili pa lang kung sino ang mapapangasawa ang pakakasalan. Maraming salamat din sa iyo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa ating programa. Well, dati ay nasa mga kamay mo na ang ginto, ngunit hindi mo nakita ang kinang nito. Kaya't itinapon mo at pinulot mo ang isa pang hiyas na sa tingin mo ay diamante, ngunit lumaki ito at naging bato na ngayon ay pabigat sa buhay mo, pabigat sa dibdib mo, bato na ngayon ay ipinokpok mo sa ulo mo. At yung ginto, yung tunay na ginto na itinapon mo ay sinalo ng iba. Pinahalagahan ito at minahal at ngayon siya ay
masaya at maligaya. Nakakapanghinayang talaga, nakakapanghinayang, sayang na sayang. At yun ang nagpaluha sa akin, yung pagsisisi na dama ko sa bigat ng dibdib mo, sa kwento mo, na yung tindi ng pagsisisi. Kaya lang, alam mo kasi, kahugot na Cordy, magiging maligaya lang tayo sa ating buhay kung tigilan nating ikumpara ang sarili natin sa iba. Mapapahalagahan lang natin at mamahalin ang sarili nating buhay kung titigil tayo sa pagkumpara ng buhay natin sa buhay ng iba. Matuto kang makontento kung ano ang meron ka. At kung hindi ka kontento, ay pagbutihin mo, i-improve mo, hilingin mo, makiusap ka kay Mona, natulungan ka, ayusin naman natin ang ating pamilya. Sabi mo, lintik ang mga anak mo at mahihina ang mga utak. Walang ganon. Nasa tamang gabay lang yan na magulang. Turuan mo si Mona na gawin ang kanyang obligasyon bilang ina. Siya naman ay nakatungtong sa kolehiyo, at kung elementary o high school lamang ang tuturuan niya, matututo ang mga ito. Magaling lang talaga si Gardo at si Melda sa pagpapamilya, sa paggabay ng mga anak. Kaya ganoon ang mga anak nila. Kaya nyo rin yan. Kaya nyo rin. Maniwala ka sa akin. Sa tingin ko, wala talagang bobo eh. Nasa tamang pagtuturo lang, paggabay, pagmulat sa kanila sa kahalagahan ng pag-aaral o edukasyon. At yun ay gawin nyo. Nauunawaan kita sabagkat ikaw ay ama at ikaw ang naghahanap buhay. Pero si Mona, sana naman ay mapakiusapan mo siyang gawin ang kanyang obligasyon. Upang sa ganon ay pagdating ng araw ay may mga anak din kayong maaasahang tutulong sa inyo sa inyong pagtanda. Nakakapanghinayang na si Jordan ay hindi lumaki sa'yo. Tiyak na sana. Sure na ikaw ay magkakaroon ng anak na magiging professional at matagumpay someday, sabagat si Jordan ay matalino at mahilig sa pag-aaral. Maganda ang pagmumulat sa kanya. Gayunpaman, hindi pa huli ang lahat, ha, Cordy. Matuturuan nyo pa ang mga anak nyo. And good luck sa gagawin nyo yan. Tumigil ka na sa pagkukumpara ng sarili mo kay Cardo. Tumigil ka na rin sa pagsisisi. Wala kang mapapala dyan. I-improve mo ang pamilya mo. Yun lamang ang aking masasabi. At maraming salamat muli sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, na I'm sure ay kapupulutan lahat ng mga kahugot nating makakarinig dito. At sa inyo ding lahat, mga kahugot na muling sumubaybay sa ating programa, maraming salamat sa inyo. Muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, Dikahugot YouTube Channel.